Mga kapatid, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po si Yahweh sapagkat siya ay mabuti. Ngayong araw po ay sobrang malakas ang hangin kahit po sobrang mainit din ang sikat ng araw. Ang Diyos po ay talagang kanya pong tiniterno ang simoy ng malakas ng hangin sa masakit at mainit na sikat ng araw. At purihin po ang ating Diyos, mga kapatid, sa araw na ito, dahil ang Diyos po ay napakabuti. Muli na naman po tayong ginising, taglay na naman po natin ang hininga, ang kalakasan, ang matino na kaisipan, at lahat po ng ating gagawin sa araw na ito ay magagawa po natin ng masaya at tama. Ano po? Kaya ngayong umaga po ay magpapatuloy po tayo sa pagbabasa po ng mensahe ng Panginoon, dahil ang Diyos po ay talagang hindi po niya tayo hayaan na mabuhay sa isang araw na hindi po natin malaman kung ano ang kanyang mensahe sa ating mga buhay. At sa oras nga pong ito ay nais ko naman po kayong imbitahan na buksan po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Unang Juan. Sabi po dito sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Purihin po ang ating Diyos, mga kapatid. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang salita na nagpapaalala. Saan po ba galing ang ating mga pagkakasala? Bakit po tayo nagkakasala? Dahil nga po tayo ay nasa ating mga laman pa bilang mga tao. Meron po tayong mga kahinaan. At ang kasalanan po ay pumapasok sa ating buhay sa pamagitan po ng ating mga naisip na sabit na bigkas sa mga salita. Yung laman ng ating puso, laman ng ating isipan at ang uri ng ating pamumuhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay patuloy po na magpasiyasat sa Panginoon sa bawat araw. Kailangan po nating humingi ng tawad palagi sa Diyos sa lahat po ng ating mga naiisip, sa lahat po ng ating mga nasasabi. At kailangan po talagang suportahan natin ang salita ng Panginoon, ang ating mga buhay upang sa ganon, maiwasan po natin ang magkasala. Ngunit sinabi nga po ng 1 John 1:9 na kapag inihayag po natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, ang Diyos naman po ang siyang handang magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa bawat araw, kailangan po natin humingi ng tawad sa ating Panginoon dahil talagang ang kahinaan po ng isang tao ay nariyan lang. At ang Holy Spirit po ay nangungusap sa bawat araw sa ating mga buhay o sa bawat sandali. Siya po ang nagsasabi kung mali o tama. Kaya iwasan po natin, mga kapatid, ang makapag-isip ng masama, makapagsalita ng mali, upang sa ganun hindi po mapasukan ng kasalanan ang ating mga puso. At yun lang po ang paalala ng ating Panginoon sa araw na ito, na kapag tayo nagkasala ay patuloy po tayong humingi ng tawad sa Diyos at huwag na po nating ulitin yung mga kasalanan na ating ginawa, dahil kapag ginawa po natin uli ay sinasadya na po natin. Kaya mga kapatid, lagi po nating tandaan na ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos po ay mapagpatawad, ngunit pag din po nating abusuhin ang pagpapatawad ng Panginoon na lagi na lang po tayong gagawa ng mali kasi ang Diyos naman ay nagpapatawad. Sikapin po natin na tayo po ay lumayo sa kasalanan. Sikapin po natin mamuhay ng tapat sa harapan ng Panginoon. Sikapin po natin na hindi po tayo magkasala lagi. Diyos ko Lord. At manalangin po tayo palagi. Nagabayan po tayo ng ating Diyos upang sa ganon, hindi po tayo makagawa ng mga bagay na magbibigay ng kalungkutan sa puso ng Diyos. Dahil every time po na tayo nagkasala, ang sinasaktan po natin ay ang puso ng ating Panginoon. Wala pong iba pa. Kaya mga kapatid, nawa po ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos ngayon.
sa 1 John 1:9 at nawa ay maging malaking paalala po ito sa atin. Kaya muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at sobrang napakainit. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.